have a destiny I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Tinaas natin siya, lalong itataas tayo ng Lord. Kapag inula natin siya, bumunahin din ang Panginoon na tayo ay magpalangin. Hallelujah. Hallelujah. Taas mo natin yung ating dalawang kamay sa langit. Kaya lahat ng atin ito, lahat ng nakikinig, lahat ng nanonood. Hallelujah. Praise God. Tayo may manalangin. Taas pa natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. Dahilang Diyos sa araw at oras na ito. Kaya ibigay ng oras para pakinig at para manood. At sa kanila, Panginoon, ang masugid na manahon, Lord, ay nandito po kami. Inunang mo namin ang iyong kaharian, ang iyong katwira. Inunang mo namin sambahin, dahilang Diyos. Kaya naman po, Ama, alam na ito yung espesyal na araw para sa iyo. At espesyal din naman na araw para sa amin. Pagtitiwala kami, Panginoon, na ang kagalingan ay para sa amin. Ang himala ay para sa amin. Ang pagpapala at promosyon tagumpay ay para sa amin. Mga dakilang maagay ang gagawin mo sa amin. Kasabay mo ng kaligtasan mo ng aming mga kaalilawa. Kasama mo ang mga nasa puso namin, mga panalangin, lalo na ang aming mga mahal sa buhay. Sila rin naman ay inaabot mo para maligtas na dinirinig din naman ang aming mga panalangin para sa kanila. Kaya po, Ama, sa araw at oras na ito ang dalangin namin. Speak, Lord, in your own special way. Holy Spirit, our dear God, move in your own special way. Be your servants, Lord, are listening. Touch our hearts, O Lord. Touch our whole body, O Lord, our whole being, O God, in Jesus' name. At dalhin niyo pa ho kami sa mas mataas ng kalagayan. Sa mataas na pagpupulit, paglilingkod sa iyong dakilang pangalan. Salamat mo, dakilang Ama, sa iyo pa namin binabalik ang lahat ng karangalan. Sa pangalan ni Kristo Jesus at ang bawat sa iyo sa amin. Amen. Alakpakan natin ang Panginoon sa Diyos. Glory to God. Isa pa ho sa lahat sa alakpak sa Diyos. Yung alakpak sa alakpak. At sabihin natin, Hallelujah! Praise the Lord! Glory to God! Lahat ay makahawag mo sa banal na presensya ng Panginoon. Nung mga unang panahon ay lagi natin narinig sa ating mga kapaliran na napakainit. Hirap dumalo, mataas. Hirap dumalo, napakainit. Amin mo ba? Tao pa mo ba rito? Kailangan sa masagot. So narinig ng Panginoon yun. Amen.
Sabi nila tayo sa hindi na mataas. Amen. At hindi na mainit. Amen. Ang taong mahuba rito. Napaka natin si Lord. At alam mo ninyo kanina, no, sa gawain natin sa gimba, no, may baisihan. Nag-text si Pastora Roan dahil signal number 3 ro. At hindi naman malakas ang ulan, pero yung hangin matindi at parang ipilipuraw. Kaya yung ating church doon na actually, hiniram lang natin yung place na yun. Yung mga, actually, bubong naman yun eh. Kaya alam yung mga gilid doon, tolda, nagkasira-sira. E tao pa ho ba? Tapos yung ledagyanan ng ating mga gamit doon, kubo lang yun na may cover. Tumulo. Pati yung mga cover nun, nagliparan na. Kaya hindi nakapaggawain din kanina. Itao pa ho ba rito? At di rin naman sila kagad makababalik. Bukas pa sapagkat walang biyahe ngayon. Amen? Itao pa ho ba rito? Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. At ngayon, mga kapit yung mga pangaral dito ay signal number 2 rito sa Metro Manila. Hindi naman malakas yung ulan eh. Kaya lang yung hangin. Kasi iba't ibang palig ng bayang Pilipinas ay talagang may mga trahedya ng naganap. No? At ang pagkaalam ko hanggang Friday pa itong masamang panahon ito. So yung panalangin natin, umalis na siya. Amen? Sabihin natin, bagyo! Bagyo. Alis! Alis! Nakasan natin, bagyo! Bagyo! Alis! Alis! Bagyo ng aking buhay! Alis! Ayan, sabihin ng bagyo ng buhay, mga problema yun. Nakasan natin, bagyo ng aking buhay, alis! Ayan, bagyo sa aking pag-aaral, alis! Wala naman nagkasalita, bagyo sa aking trabaho at negosyo, alis! Bagyo sa aking pamilya, alis! Bagyo sa aking OJ, alis! Bagyo sa Pilipinas, alis! Amen. At ang sabi ng Biblia, kapag sinabi mo sa bundok, di ba na umalis? Aalis nga yun. Amen? There is power in confession with faith. Hindi actually yung ating sinasabi ang inoonggap ng Lord, kundi yung ating pananampalataya. Amen? O lakasan natin, sabay-sabay tayo, ha? Yung mga naniniwala. Mga bagyo! Alis! Alis! Amen. Palakpakan natin sa Lord. Umalis nga po yun. So hindi tayo dapat ang umaalis, hindi yung bagyo ang umaalis. Amen? Tandaan natin yan. Kapag meron iba't ibang bagyo, literal man na bagyo, o anumang uri ng bagyo, no? Bagyo sa ating mga mahal sa buhay, asawa, anak, magulang, kapatid, bagyo sa ating pag-aaral, trabaho, negosyo, ang lahat ng ito'y palayasin natin. Amen? Maliwanag po ba yun? Ang tao na sumasagot. Hindi tayo kinakailangang iyak ng iyak. Ano po? At kinakailangang marunong tayong magpalayas ng mga demonyo. Amen? At kinakailangang marunong tayong magpalayas sa mga bagyo. Amen? Anong sumasagot? Yeah. Praise God. At dito po sa alat ng Lucas 19:11 hanggang 13. Samantalang pinapakinggan nila ang mga bagay na ito, nagpatuloy siya at nagsalaysay ng isang talinghaga. Sapagkat siya'y malapit na sa Jerusalem at sapagkat kanilang inakala na ang kaharian ng Diyos ay maahayag na agad. Sinabi nga niya, isang maharlikang tao ang pumunta sa isang malayong lupain upang tumanggap ng isang kaharian at pagkatapos ay bumalik. Tinawag niya ang 10 sa kanyang mga ilipit at binigyan sila ng 10 mina. At sinabi sa kanila, ipangalakal ninyo ito hanggang sa ako'y dumating. Occupy till I come. Do business till I come. Put this money, no, into business. Palaguin mo itong pinagkatiwala ko sa iyo hanggang sa ako'y dumating. Amen. Sa mga minamahal, si Jesucristo ay talagang muling darating. Si Jesucristo ay muling babalik.
Yung kanyang first coming is to save us, but his second coming is to judge the world and to bring us, real true Christians, into heaven and to be with him forever and ever. Amen. So ibig sabihin talagang darating si Jesus. At nakikita natin ang mga palatandaan talaga na malapit na tumating si Jesus. Siguro hindi naman ligid sa atin yung buwan ngayon pumupula na. Tama? Yes. Marami ng pagpula ng buwan. At nakikita natin ngayon yung mundong iba. Hindi lamang yung langit ang nagbibigay ng sinyalis. Maging ang kalupaan, ang earth ay nagbibigay ng sinyalis. Yan lamang climate change na yan eh. Masasabi natin, hindi na ordinary yan. Yung pag-ulan ng yelo, hindi na ordinary yan. Pagbaha ng yelo ay hindi na ordinary yan. Amen po ba? At nagkakaroon ng iba't ibang tunog sa langit. Amen. Hindi lamang yan dito sa Pilipinas na nangyayari sa iba't ibang bansa, iba't ibang tunog sa langit. Narinig natin. May tao pa po ba rito? Nalabutin mo katabi mo, makikilig muna ako. Sa mga minamahal, alam mo natin na ang mundo ngayon ay nagpapakita ng iba't ibang senyales, unusual, strange signs that truly Jesus is coming very, very soon. And not only that, maging ang langit, di ba? Yung mga tunog sa langit, yung mga pagpula ng buwan, these are all the signs that Jesus Christ is coming again. Idagdag mo pa ito? Kapag alam mo sa year 2024, magpapadala ng mga tao sa Mars at wala na kung silang balikan pa. They will be considered dead by their loved ones and friends and relatives sapagkat hindi na nila makikita pa yung mga ipapadala sa Mars kahit kailan. At may mga pupunta talaga roon. May tao pa po ba rito? At sila'y excited nang pumunta roon. Wala nang balikan sa mundong ibabaw nito. Wala nang komunikasyon. At ang plano nila ay doon magsimula ng civilization sa Mars. Isipin niyo. Yan ang sinasabi ng Biblia eh. Ang tao ay masyado nang tumatalino eh. At gumagawa na ng mga bagay-bagay outside the will of God. Wala na silang pagnanasang mag-submit sa authority ng ating Panginoon. Ano ang ibig sabihin nito? Whether we like it or not, these are the signs that Jesus Christ is coming. Very, very soon is coming again. Kita o mahuma. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin natin ang malakas si Kristo ay talaga malapit ng dumating. At ang Lucas 19, 11, and 13 ay isang patalanghaga ng kanyang muling pagbabalik. At anong sabing ganoon, isang paharlikang tao ang pumunta sa isang malayong lupain upang tumanggap ng isang kaharian at pagkatapos ay bumalik. Yan. Tinawag niya ang sampu sa kanyang mga alipin at binigyan sila ng 10 mina. At sinabi sa kanila, ipangalangal ninyo ito hanggang sa ako'y dumating. Ano pong ibig sabihin bilang tao? No? Tayo po ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Amen. At ang mga pinagkatiwala sa atin ng Diyos ay dapat natin itong gamitin hanggang sa kanyang ikalawang pagbabalik. Amen. Sa ibang translation, occupy till I come. Ano pong ibig sabihin nun? Makinig tayong magiging. Totoo, darating talaga si Kristo Jesus any moment from now. Ngayon, anong gagawin natin? Occupy till I come. Ibig sabihin eh, tuloy ang buhay. Amen. Hindi sinabi ng Diyos na huwag ka nang mag-aaral kung hindi ka naman pinapag full time. Amen. May tao pa ho ba rito? Hindi naman sinabi ng Diyos na huwag ka nang magtrabaho o magnegosyo kung hindi ka naman pinapag full time. May tao pa ho ba rito? So, ibig sabihin, bilang tao sa mundong ibabaw na ito, meron tayong role na ginagampanan, meron tayong ginagawa sa buhay na ito. Amen po ba? So, dapat ipagpatuloy natin yun. Hindi pwedeng sabihin natin, darating na si Kristo, eh, hindi ka naman tinatawag mag-full-time, bigla ka mag-full-time. Hindi ka naman tinatawag mag-full-time. Tinatawag ka para magtrabaho, mag-negosyo, mag-full-time ba? Dahil sinasabi mong darating na si Kristo.
naunawaan po natin. Ang ibig sabihin, talagang darating si Kristo. Pero sabi ng Biblia, do business till I come, occupy till I come. Ituloy ang buhay. Tuloy ang pagganap mo bilang asawa. Tuloy ang pagganap mo bilang kapatid. Tuloy ang pagganap mo bilang classmates, bilang teacher. Bilang teacher. Bilang classmate, bilang teacher. Naunawaan po ninyo ako. Nahihirig pa po ba kayo? Siguro ka nagpipetohan kayo, maghiwa-himulay mo kaya po na kayo. Kahit pa pakiusap ko lang. Yung hindi maiwasan, nagpipetohan. Yung mga hindi naiiwasan, nagpipetohan. Pag nararamdaman ninyo na kada Sunday na lang, tabi-tabi kayo, hindi nyo naiiwasan, nagpipetohan kayo, maghiwa-himulay kayo. Kasi maipili lang naman yung oras natin. Amin po ba? At alam mo naman kung hindi ka na hindi mo talaga naiiwasan. At hindi ka na nakakapakinig ng maayos o yung kasama mo hindi nakakapakinig ng maayos. So ano ibig sabihin dito? Na-occupy the like up, tuloy ang do business the like up. Oo, darating si Kristo, pero huwag mo itigil ang buhay mo. Huwag kang paranoid o huwag kang paranoid. Kaya alam natin yung mga nakaraan, maraming nadaya nagsabing darating na si Kristo. Kaya anong ginawa nila? Pinagbibitro ang mga pera sa banko. Pinagbibenta ang mga ari-arian nila kasi sinasabi nila darating na si Kristo. Amen. Itawa pa ba rito? Hindi naman dumating si Kristo. These are the extremes. Ito yung mga extreme. These are the extremes. Nagsitagsat sila ng day, ng araw, ng oras, ng buwan, ng taon ng pagdating ni Kristo. Pinagbibenta nila yung mga ari-arian nila, pinagbibitro nila yung pera nila sa bangko, tumigil na sila sa maraming bagay, naghihintay na lang sila sa isang lugar dahil darating na si Kristo. Yun ay mali. Dalawang bagay po ang mali. Number one, yung sobrang paghihintay na wala namang hinihintay. At yung pangalawa naman ay hindi naghihintay. Yun naman ang mga kanil. Naunawaan ninyo ako. Ulitin ko ulit, yung iba ay naghihintay ng sobrang paghihintay. At yung iba naman ay hindi naghihintay. Sabi nila, totoo naman na sinasabi sa Biblia na talagang scripture dating. Pero ang mali nila, nagsisat sila ng day, ng time, ng month, ng year, tapos hindi naman tumarating. Sila ay mag-withdraw na ng mga pera nila, tigil lang business, tigil lang pag-aaral, tigil lang lahat. At mag-ihit ka nila sila sa isang lugar. Sa second coming of Christ or the end of the world. And yet, hindi nangyari. At naunawaan ninyo ako, hindi ito lingil sa inyong kaalaman. Sabi ng Biblia, even the elect will be deceived. Yes. Kasama natin mga pastor, ha? Mga Trinitarian, nangikinig pa ba tayo? Kasama natin mga pastor, mga Trinitarian, yes. Biglang-biglang, magugulat na lang tayo, one test na. This is true. Mga kasama natin Kristiyano, mga kasama natin pastor, alam natin na sa totoo, na sa tama yan, mga Trinitarian yan, tama ang buhay niya. Biglang-biglang, magugulat na lang tayo, oneness na, manifestation na, hindi na tama ang buhay. Amen. Mga kasama natin sa Body of Christ, minsan nga, maging kasama natin mismo sa iglesia, nalaglag na ang puso sa salapi, amen? O sa maling paglilingkod, di ba? Masak-masaklan, malungkot, di ba? Yes. Sabi ng Biblia, even the elect will be deceived. At ang sabi ng Biblia, there will be falling away before the second coming of Christ. Eh, syempre, alam ni Satan eh. Pahatulan na siya, husgahan na siya. So, ibubuhos na niya lahat ng pwersa niya. Upang sa ganun ay madaya niya ang marami. Kaya ang masasabi natin, kung tayo kumapit na gusto noong kay Lord, amen, dapat mas lalo tayong kumapit kayo kay Lord. Maliwanag mo ba? Nakikinig pa mo ba tayo? Amen. Ito po ang tingin sa magandang lalaki na patuloy sa harapan. Inuulit ko, marami ay hindi naniniwala sa the end of the world. Marami ay hindi naniniwala that Jesus Christ will come again.
And they are not waiting. At marami naman X-ray. Nagbibenta ng ari-arian, tumitigil sa pag-aaral, sa negosyo, sa trabaho. At ang sabi ng Biblia, even the elect will be deceived. Even the Jews will be deceived. Even true Christians will be deceived. Kaya malulungkot kayo. Maraming mga totoong iubod ng Diyos, totoong Kristiyano, totoong manggagawa, biglang iba na ang buhay, iba na ang aral, malulungkot ka. Iba na ang pagnanasa, iba na ang puso, iba na ang hangarin ng buhay. Malulungkot ka. Nagiginip pa ho ba tayo? At yan po'y palatandaan that Jesus Christ will come again. Palapakan natin sila. Ayan. Nakanawaan mo ba natin? Kaya ito pong Luke 19 verse 11 to 13 ay nagmamakita that truly Jesus will return again, will come again. And strange things, unusual things are happening in heaven and in earth. Alam natin yan, yung mga, di ba yung buwan pumupula na? Totoo. Mga iba't ibang tunog sa Pilipinas, sa iba't ibang minsan, sa iba't ibang bansa, nangyayari. Tingnan mo ngayon ang mundo ngayon ay hindi na siya normal kagaya ng dati. Ang daigdig, ang heaven, kung titingnan mo ang kalangitan ay in the sky, ay iba na ho. At sabi ko nga sa inyo, I do na, kung di, if I'm not mistaken, year 2024, magpapadala ng mga tao sa Mars at doon na sila titira. Wala nang balikan sa mga ibabang ito. They will be considered dead. There will be no communication sa sino mga nasa mundong ibabang ito. Magsisimula sila ng civilization sa Mars. Alam mo, million of dollars ang ginugol para lang tuklasin kung may tao sa Mars. E kung magbabasa ka lang ng Bible, sabi ng Bible, wala namang tao sa Mars. Ang tao nasa mundong ibabaw lang na ito, eh, amen? At ang plano nila ngayon, magpadala ng mga tao sa Mars, doon na sila maninirahan at magsisimula sila ng panibagong civilization doon. Isipin mo yun. Wala nang kontak sa kanilang mga mahal sa buhay dito, sir. Isipin mo yun. May mga tao ba na gusto ko, pupunta sila. Actually, napanood ko yun sa TV. Pag hindi ka nga nakapanood sa TV, pwede mo naman panoorin sa YouTube, nandun pa uli siya, eh. Amen. May tao pa ho ba rito? Kung masyado kang kinikiling pa mo, sayaya daw. Sa kandisyen, hindi ka nakapanood, pwede mo naman panoorin sa YouTube, eh. Di ba? Kesa naman itigil mo yung pag-aaral mo, itigil mo yung practice, o itigil mo ang paglilingkod mo sa Diyos dahil lang sa kandisyen, yan ang kinikiling ka. E di panoorin mo na lang sa YouTube. Tama ba ako o mali? Amen. Hindi mo naman kailangan mag-isip sa pag-aaral mo. Hindi mo naman kailangan mag-isip sa trabaho, negosyo mo. Hindi mo naman kailangan mag-isip sa practice o sa maglilipod sa Panginoon. You can watch it in YouTube. Tama? Alas masagot. Kahit na ano pa yung mga movie o play na gusto mo mapanood at hindi mo napanood, eh, pwede mo ulit panuuri sa YouTube nyo niyo sa ano mga kaparaanan, eh. Amen. May tao pa ho ba dito? Alam, may tao pa ho ba? Amen. So, pwede mo panuuri. Kaya nga, maraming balita ngayon, eh, na pag hindi mo napanood, i-search mo sa YouTube. Mapapanood mo yung mga balita, wala ka nang mamimiss sa mga panahon dito. Kaya alam ninyo, napakalakas ng evangelization ngayon. Sa pamamagitan ng internet, makakapag-evangelize tayo ng mas marami pang kaluluwa. Amen. Kaya kay Radio TV natin, ipadalangin natin at ipag-imbita natin na maraming makinig at matuod at magkaloob tayo. Amen po ba? Yung pong sinasabing pagkakaloob ay para po ito sa ating matatagal na. Amen. Yung mga bisita natin, yung mga bago nating attendi, mga bago nating manunood, bago nating makikinig, hindi ito para sa kanila. Ito para sa atin. Amen po ba? Ngayon, kung gusto rin nila, applicable ito sa kanila, okay lang. Pero ito yung mas especially para sa ating lahat. Amen. So, ibig sabihin, Jesus Christ will surely come again. At merong dalawang extreme
hindi naghihintay at yung iba naman sobra maghihintay. At ang sabi ng Biblia, occupy till I come, do business till I come. Nang ibig sabihin, tuloy ang buhay. Amen. Nag-aaral ka ba? Di ka naman pinagpo-full time. Tuloy ang pag-aaral. Nag-trabaho ka ba? Di ka naman pinagpo-full time. Tuloy ang trabaho. Amen. Nagninegosyo ka ba? Hindi ka naman pinagpo-full time. Tuloy ang negosyo. Amen. Walang sumasagot. Amen. Oh. Gusto mo bang magkaroon ng kasantahan at nasa tamang panahon ka na? Tuloy. Hindi naman binababal yan. Gusto mo ng mag-asawa at nasa tamang panahon ka na? Tuloy. Hindi naman binababal yan. Amen. May tao ba ako ba dito? Occupy till I come. Luke 19 verse 30. Tuloy ang buhay. Tuloy. Totoo na darating si Kristo Jesus. Pagbutihin mo pa rin ang pag-aaral mo, ang trabaho mo, ang negosyo mo, ang pagiging asawa, ang pagiging anak, ang pagiging magulang, ang pagiging kapatid. Amen. May tao pa ho ba? Tuloy. Pakisabi, tuloy. Tuloy. Ay, hina naman ang salita natin. Tuloy. Tuloy. Ayan. No? Pero, kasabay nito, no? Habang tuloy ang buhay, dapat naghihintay tayo sa ikalawang pagbabalik ni Kristo. Our mind and our heart should focus on the second coming of Christ. Nandun nakapokus dapat tayo. Dapat aware tayo. Maaari na ako'y nagtuturo ngayon o maaari na ako ngayon ay nakikinig. Maaari ako yung tao ngayon na nagkatrabaho, nag-aaral o nagbinegosyo. Maaari dumating si Kristo Jesus. Ano mga oras? Dapat nakahanda tayo. Kaya sa Mateo 25, maraming naiwan sa pagratiyo ni sila nakahanda. The foolish virgins, no, were left behind. And the wise virgins, sabi ng Biblia, they will stay, they snatch away, they caught up in heaven. They will be caught up in heaven. May tao pa ho ba rito? Ano yung tinatawag na wise virgins? No? Yung mga matatalinong taong naghihintay. Yung mga hindi naghihintay, the foolish virgins. Sabi ng Biblia, mababasa mo yan sa Mateo 25. So habang ginagawa natin yung pag-aaral natin, trabaho natin, negosyo natin, pagkakaroon ng kasintahan o asawa o pagpapakasal o ano pa man, ay dapat ang puso't isip natin nasa pagbabalik ni Kristo Jesus. Amen. Nakikinig pa ho ba tayo? Yan. At habang na hindi naman tayo tinawag ng Lord into full time, nagbi-business tayo, nagkatrabaho tayo, nagbi-negosyo tayo, no? Nag-aaral tayo, nagtuturo tayo sa kung anumang uri ng magtuturo at hindi naman sa iglesia ng Panginoon. So dapat ka nakapokus ang ating puso at isip sa ating Panginoon. Amen. At next, alam na alam natin na meron tayong tungkulin. Amen. At ano ang ating tungkulin? Ipanalangin, ipag-ayuno ang kaligtasan ng mga taong hindi maligtas. Paano mo masasabing handa ka sa second coming of Christ? Number one, nananalangin ka, nag-aayuno ka para sa hindi ligtas. What does fasting means? Fasting means you're spending time with God. You are denying yourself from food, abstaining yourself from food, or anything that hinders you in communicating God. Yun ang ibig sabihin ng fasting. Nagbibigay ka ng oras sa Diyos, hindi mo na ako kakain, umamaya na yung kain na yan. Saan na yung mga bagay na ganyan o yung mga gawain ganyan o mga ginagawang ganyan? Focus mo na ako sa pag-pray. Nakikinig mo ko ba tayo? Unang ating ipapag-pray ang mga hindi ligtas sa mga mahal natin sa buhay. Ang tatay ko hindi ligtas, ang nanay ko hindi ligtas, ang lola ko hindi ligtas, ang mga kapatid ko hindi ligtas. Ano sabi nga ni Pastor Ramay sa kanyang text sa akin? Hindi na po ako nahintay ng papa ko. Kaya siya wala ngayon dito dahil namatay yung papa niya. At anong sabi ko sa kanya, dapat kasi nag-plan pa.
Mahaba ang biyahe kung magbabas ka, magbabago ka. Pero ganun pa man, kahit na hindi na sana nahintay, pero dapat habang buhay at malalakas pa ating mga mahal sa buhay, pray and fast for their salvation. Amen. Habang malalakas pa ang lahat ng tao sa mundong ibabaw nito, pray and fast for their salvation. Hindi mo alam ang buhay kung kailan mawawala tayo sa mundong ibabaw nito. Kaya paano mo masasabing ready ka sa second coming of Christ? Nagpe-pray ka sa mga tao kung di paligtas, lalo na sa iyong mga mahal sa buhay. At hindi ka pumapayag na every Sunday hindi sila napapatalong. Dapat pinapatulong mo sila, tinetext mo sila, tinatawagan mo sila, pinipiin mo sila, pinupuntahan mo sila. At hindi ka pumapayag na marami silang excuses at alibis. Alam mo, nakasakay ko, no? Sa nag-effects ako, sumakay ako ng effects taxi, nakasakay ko yung father ng former classmate ni Joseph sa preschool. At alam mo, anong sabi niya sa akin? Sabi ko, kumusta na si Brian? Ano eh, nasa public school na yun. Dati nasa private preschool, napunta sa private elementary, ngayon nasa public high school na ngayon. At ang sabi nga sa akin ni Brian eh, ilimot ko siya ulit sa private. Ako yung tanong ko. At anong sabi niya sa akin, hindi ko na kasi kaya eh. Ako na lang kasi mag-isa ang natatrabaho. Nakikinig po ako ba tayo? Ito mo muna ang bukas natin ng gusto at malalim. Mamaya na po iba at ang maraming bagay. Ako na lang kasi ang nagtatrabaho, hindi ko na kaya. Hindi ka gaya ng nabubuhay pa si misis ko. May karantin yun eh. At least nakakatuwa. Sa tingin ko nga, mas malakas pa yung karantin ng misis niya kaysa sa trabaho niya bilang mekaniko ko. Bakit sa murang gulang ng misis niya, namatay agad? Sige mo. Na asma. Kasabi na ng atake sa puso. Sige mo. May tao pa ba dito? Ako'y nakadama ng kalungkutan. Kaya po, paano mo masasabi na ready ka na? That Jesus Christ is coming very, very soon. We are continually praying and fasting for all the peoples here on earth, especially your loved ones. At di ka pumapayag na marami silang excuses at alibis at hindi sila napapadalo. Lahat ng tao maraming excuses at alibis, tandaan natin yan. And you must have different techniques in order for them to convince to attend. Amen. And to be saved. Amen. Nang sumasagot. Kaya malungkot yung text ni Pastor Ramay. Hindi ko na inaabot yung papa ko sa akin. Pero mabuti naman at napatanggap. Bago na wala. Eh gusto kong lalipad ng kapis eh. Number one, to encourage them. And number two, to preach sa kanilang funeral service. And secondly, to visit churches then. And thirdly, to visit my relatives. Because Carillo was from Mabusong Kapis. Tagaparang mga kami. Pero hindi na ako pupunta. Si Apostle dyan lang papapuntahin ko. Amen? May tao pa ho ba rito? Alapakan natin sila. The harvest is plentiful at the workers are few. Kaya ang bilin mo sa kanya, pagpunta mo ron, gabin mo lahat na kaya mo gabin. Dahil mas magaling ka sa akin, mas matalino ka sa akin. Hindi ako nakapag-kolehiyo hanggang vocational at technological school lang ako. Hindi ako nakapag-private school. Never naranasan ko sa buhay ko ang private school. Mas magaling kang makaaral sa akin, mas magaling kang mag-pronounce, mas magaling kang mag-English sa akin.
mas guwapo ka sa akin. Amen. So do your best. Amen. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili lang natin. Nabubuhay din tayo para sa mga kapwa natin, lalo na sa ating mga mahal sa buhay. May tao pa ho ba rito? Kaya, paano natin masasabing ready tayo sa second coming of Christ? Number one, we are praying and fasting for the salvation of all people so that are especially our loved ones. Amen. And number two, we are evangelizing them. Ini-evangelize natin sila. Ipinabahagi natin sa kanila ang pag-ibig ni Kristo. Kung ano yung natututunan natin dito, ipinabahagi natin sa kanila. Alam mo ba yung ating mga mahal sa buhay, training ground natin yan eh, para mamadalo ang hindi pa natin kaano-ano. At kung magkamisan yung ating mga mahal sa buhay, ang hirap mapadalo. Pero yan ang ating training ground. Amen! Huwag nating takasan. Pakisabi, hindi ko tatakasan. Ipaliwalid natin sa kanila kung i-convince natin sila sa kung ano ang tama. Amen. Yung ating mga natututunan dito, sabihin natin sa kanila. E naglipa na pa ang napakaraming araw na turo ngayon. Sabi ko nga sa inyo noon, ang kalaban natin, false religions lang. Eh ngayon, ang kalaban natin, mga kapwa natin, Kristiyano, mga pastor, mga manggagawa, na namali ang buhay, amen? At namali ang pagtuturo. Pati sila nagiging kalaban na natin ngayon. And this, a clear sign that Jesus Christ is coming very, very soon. Kaya makinig ko tayong lahat. Pakinggan natin ito. Hindi tayo tinuruan sa Kingdom of Jesus Fellowship na mahalin ang pera na higit sa Diyos. Hindi tayo tinuruan sa Kingdom of Jesus Fellowship na mahalin ang sino paman na higit sa Diyos. Yung alam mong nakatalaga para sa Diyos, huwag na huwag mong gagalawin. Magtiwala ka na meron kang pangangailangan at yung pangangailangan mong yan ay ibibigay ng Panginoon. Huwag mong galawin yung nakatalaga para sa Diyos. Amen! Pag ginalaw mo yung nakatalaga para sa Diyos, repentance ang kailangan mo. Ang ibig sabihin, nag-backslide ka na. Namamahal ka sa salapi at nawalan ka ng pananampalataya. Kaya marami nagdarahong ang buhay sapagat yung nakatalagang passwords para kayo hindi na ibigay. Yung pension offerings na para kayo na hindi na ibigay. Yung mga pangarap para kayo na hindi na ibigay. At mismo yung pera ng Panginoon na alam na nakatalaga para sa Panginoon, ginalong pinahialaman. Ay hindi dapat. Bakit? Na wala na magtitiwala sa Diyos. Na umahal sa salapi. Nagmamahal sa maraming bagay. Nakikinig pa ho ba tayo? Alam mo, nung unang panahon, kapag kinukuha ng mga tao yung para sa Diyos, pinapatay sila eh. Basahin mo rin yung Biblia. Binapatuhan ng mamatay. Ganong katindi ng Old Testament, kaya kami New Testament eh. Para sa grasya, ang gagawin mo lang pag nagawa mo yung bagay na hindi mo dapat gawin, repentance na lang at huwag mo nang uulitin. Kaya maraming nagdaraho. Bakit nagdaraho kami? Hindi natin ibigay yung first fruits sa para kay Lord, yung tension offering sa para kay Lord, yung mga nakatalaga kay Lord, hindi natin ibinigay. At yung mga para na kay Lord talaga, kinalong natin, pinakialaman natin, eh, alam mo, it is intended for God and for His ministry. We are losing our faith and we are loving mammon more than God. Mammon means money. Another term of money. Makinig po kayo na ikin. Ang mga problema pag subok laban ng buhay,
ipinapahintulutan ng Diyos yan para makita natin ang ating sarili, number one. And number two, tinatawagan tayo ng Diyos ng mas malalim na commitment. Mas malalim na commitment. Nakikinig pa po tayo. Pag may nakita tayo na ligaw, na linis, na landas, tingnan mo na lang sila. Tarap mong gayahin. Number two, payuhan mo. Baka mawin mo pa. And number three, ipagpuri mo sila na makamalik. But do not imitate them. Simula sa Kingdom of Jesus Fellowship, tinuruan tayo na mahalin ang Diyos ng higit sa lahat. Amen. Magtiwala tayo sa malaking Diyos natin at maniwala tayo sa himala. Pagkatapos ng preaching na ito at magkakaroon ng repentance ang sino mang dapat mag-repent, then miracle will take place. Amen. Palakpakan natin sa Diyos. Ang sa kabilang banta, nagpapasalamat ako sa Panginoon na anumang buwan, anumang taon, applicable ang tithes and offerings, applicable ang Christmas. Hindi pwedeng sabihin, ay, pang January lang yan. No! Amen po ba? Kaya ang sabi ng Biblia, tuloy ang pag-aaral, tuloy ang negosyo, tuloy ang trabaho, ang pag-aaral ng kasantahan at ang pag-aasawa, kung hindi naman bawal sa atin yan. Pero tuloy din ang prayer and fasting for the salvation of our loved ones and salvation of the world. Amen. And number two, tuloy din ang pag-i-evangelize sa kanila. Hindi pwede hindi mo sila i-evangelize. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, ng kahit may pagkakataon, sabi ng Bible, redeeming the time because the time is becoming evil. Sumasama na ang panahon ngayon. Yung tuwid noon, baloktot na ngayon. Yung baloktot, tuwid na ngayon. Redeeming the time because the time is becoming evil. Patuloy tayong magliligtas ng kaluluwa, pamamigay ng trust, magbahagi ng salita ng Panginoon. Ipag-pray natin yung ating radio, yung ating TV, yung ating YouTube. Kung ano yung mga pinupost sa YouTube natin, sa FB natin, nilalike, nilafollow, sinishare mo rin yan. Kasi kung mapapansin mo yung Kingdom of Jesus sa Lucid International natin na FB, YouTube, KOJM natin, mga Word of God yan. Kung sakaling mga may mga celebration dyan, nakapaloob pa rin yan ang salita ng Diyos. Amen. Amen. At ang layunin kung bakit may Kingdom of Jesus Fellowship ay para makapagligtas tayo ng maraming kahinaan. Maranasan ang buong mundo ang pag-ibig, ang kabutihan, ang katapatan ng Diyos. Madala natin sila sa mas mataas na paglilingkod hanggang sa uling hininga ng kanilang buhay. Amen. Palakpakan natin sa Diyos. And next, may mga talento tayong bigay ng Diyos. Amen? Sabi ko nga, nung ako'y bata pa, ang taas ng boses ko, ako'y nagmana sa nanay ko. Pag ako kumanta at narinig ng maraming tao, palakpak sila. May taong mahubarito. Sinasabi ng isang sinasabi ni Alan Kay na dapat mag-born again. Totoo, dapat mag-born again si Alan Kay. Ano sabi ni Alan Kay? Yung mga umiibig daw sa kanya, pera-pera lang. Ipaklakas siya. Naiyak siya. Dahil pera-pera lang daw. Ano sabi ni Vice Ganda? Binibili ko ang pag-ibig. Kawawa naman. At anong sabi ni Alan Kay? Na-discovery ako dahil kinakanta ko yung rain, gentle falls, rain. Yun ang nagpanalo sa akin, yung nakapag-discover, nakapag-discover sa akin. Ay naalala ko nung bata ako, pag kinanta ko yung rain, gentle falls na yan eh, at may nakarinig sa akin, palampangan sila. Nasabihin nila sa nanay ko, Alimora,
office ni Ricky. Ang tao pa ako pa rito. Magiging kayo maigay. Sa kakakain ko ng matamis at malamig. Matamis at malamig, matamis at malamig, matamis at malamig, matamis at malamig. Lagi akong nagkakaroon ng pancilitis. Doon nasira ang boses ko. Hindi na siya naibalik. Yes. I did pray so many times to the Lord. Lord, return my angelic voice and listen very carefully. And I will serve you and I will use my voice to worship you and to give glory to your name. But you know, marami tayong panalangin hindi minsan sinasagot ng Diyos at ayaw sagutin ng Diyos. Sa daming besong nanalangin, ibalik niya yung Moses ko, hindi na ibalik. Amen! May tao ka ho ba rito? At tingin kayo sa magandang lalaki sa harapan, ano man ang gusto mong paglilingkod sa Diyos na hindi naman pinapahintulutan ng Diyos, huwag mo nang ibigay pa. Amen! Discover your gift, your talent. Discoverin mo kung anong meron ka. Amen! Amen! If you know how to sing, then sing. If you know how to dance, then dance. If you know how to play instrument, then play instrument. Amen. Kung anong meron ka, kung anong kaya mo, ipaglipot mo sa Diyos. Amen. Huwag mo ipagpilitan. Ako gusto ko makauli ko. Kumakumawit, hindi na umuuri. Tao mahumbar rito. So anong ibig kong tukuyin mga minamahal? Eh marunong ako mag-gitara so nagsimula akong kitarista ng church. Ngayon, listen very carefully. Lahat tayo ay merong talentong ibinigay ang Panginoon. Amen. Sino rito ang walang talento? Lahat tayo may talento. And you use the talents to serve God. In the church and outside the church. Yes! Likod ng Diyos, pwede ko bang gamitin sa labas yung talento ko? Oo! Hindi niya ba napapansin sa mga mall? Biglang-bigla na lang, may nagkakantahan, may nagsasayawan bigla, at nagugulat na lang mga maraming tao, nakakapakinig, nakakapanood sila, tama! Napanood niyo ba sa mga balita yan, sa mga internet, sa mga YouTube yan? Hello! So hindi lamang sa London Church, dapat ka nangangaral, hindi lamang sa Light of Church, dapat ka umayot at tumutugtog. Sa last din, ipakita mo ang mga talento mo. Sa kamo sila, dahil kay Cristo Jesus. Amen! Yes! Sa loob ng bus, sa Light of Church, kumata ka. Then sings my soul. Dalawang kamay pa, itaas mo. My Savior God. So di magkatingin sa mga tao. Sira ulo ka ba? Alam ninyo, ang ibig sabihin ng how great is our God, napakadakila ng Panginoon. Dati akong masamang tao, dati akong may sakit, pinagaling ako ng Diyos, binago ng Diyos ang buhay ko, how great is our God. Kung hindi nyo pa nararanasan ng kadakilaan ng Panginoon, ito po ang trance. Tumalo po kayo sa mga gawain na Kingdom of Jesus sa Lord. Nandiyan po ang internet, nandiyan po ang YouTube. Sabay-bayan po ninyo yan. Amen! 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 Ay, yung mga pansayaya tabi, grabe kong magtilian eh. Yung mga Andenyan, grabe kong magtilian eh. Tao pa mo ba rito? So you use our talents, you use our gifts to serve the Lord. Oh. Magandang kayo mag-try. Isakay mo silang lahat. Saka mo i-share sa kanila ang pag-ibig ni Kristo. Magandang kayo, doktor. Sige, gamutin mo. Saka mo ipag-i-share ang pag-ibig ni Kristo. Amen? E tara, mag-home ka rito? Yes! Oh. Yung classmate mo, nagpapaturo sa'yo, turuan mo!
sa amoy bahagi sa kanya ang pag-ibig ni Kristo. Amen! Use your gifts, use your talents, not only in the church, even outside the church. Amen! Naunawaan ninyo ako? And you can evangelize people. Hindi yung kadasating wala ka na dadala. Ang tagal mo sa Panginoon ay yun, nadala mo. Ito yung sapatos ko, nadala ko. Hello? Redeeming the time because the time is becoming evil. Gamitin mo yung tinapos mo. Gamitin mo yung pinag-aralan mo. Gamitin mo kung ano meron ka hanggang sa labas mag-ibandinas ay paglipot mo sa Panginoon niya. Ang paglipot hindi lang naman dito sa loob ng church eh. Pwede mo ipaglipot sa labas yan mo. Talento mo yung karunungan mo, kaalamin mo yung tinapos mo yung kung ano meron ka eh. Hello, may tao pa ho ba dito? Para makapagligtas tayo ng maraming kaluluwa. Amen! Ano sa mga sagot? At siyempre, kada Sunday, nandito tayo. At kada Sunday, naglilingkod tayo sa Panginoon namin. At misa nakakatawa. May mga taong very dedicated kay Lord. Mabuti siyang anak, mabuti siyang estudyante, mabuti siyang magulang, mabuti siyang kapatid, mabuti siyang natatrabaho, mabuti siyang naglilingosyo. Pero every Sunday, magkatalo. Never na kong absent. Very committed. At hindi lamang dumadalo, nakikinig pa ho ba tayo? Ipinaglilingkod ano man ang talento sa Diyos. Uy, outing tayo ngayon? Hindi, magka-church ako eh. Uy, no, tayo ng city ngayon? Hindi, magka-church ako eh. Uy, swimming tayo ngayon? Hindi, magka-church ako eh. Ano ka ba? Church-church ka? Pagpupunta tayo sa ganito. Hindi, practice kami ngayon eh. May gawain ngayon eh. Very committed. Ano? Wala ko niya ganito ngayon ah. Hindi mo manonood. Hindi, may church ako ngayon eh. Hindi ka mapupunta sa ganito? Hindi, may church ako ngayon eh. May church kami ngayon eh. May practice kami. Worker ako eh. I am not a worker of sin, but I am a worker of God. Amen. I am not a worker of iniquity, but a worker of God. Amen! Alakpangan natin sila. Ano sabi ng Biblia? 6 days you have to work. But one day, give it to God. Alam mo only that, kung meron tayong mga talento, ipinaglilingkod natin sa Diyos. Eh sabi nga ni Pastor Rajiki, akala ko, guess lang ako sa gitna. Hindi ko alam magtatagal pala ako dito. Pati si Dani nga ito. Hindi nga makauwi na yun, sigal na ang matira ko. Pagdating dito, mag-aasikaso ka ng biyaya. May tao mahupa rito. Brethren, meron tayong mga talento na pwedeng gamitin sa Panginoon. Amen? Huwag natin sabihin matanda na tayo. Eto, pag pumunta ka ng mall, meron mga senior citizen dyan. At yung mga senior citizen, hindi palagi ito eh. Naka-uniform sila. Hindi ko alam kung inupahan sila ng mall. But I saw them many times. I'm seeing them many times. Wala silang ginagawa hindi. Pagpasok mo ng mall o saan ka man pupunta sa mall, kinakamayan ka nilang iningiti ang kanila mga new senior citizens. Na nasubukan nyo nila, nakakita na kayo ng gano'n. Huwag mo sabihin matanda ka lang. Pwede pumunta ka dyan sa harapan yan. At yung mga bagong pumapasok, itilan mo. Welcome to the kingdom of Jesus. Dito, iligtas ka ng Diyos, pagpapalain ka ng Panginoon, pagagalingin ng Diyos ang iyong karamdaman, iligtas ka ng Diyos ang iyong pagkailangan. Hindi ka nagkabali na pinunta. Amen! At bago sila umuwi, kahit na kulang na yung ibig mo, matandaan na.
Pet, ito mister, ito process ka na, pet, yung kinakama niya. Sister, balik ka uli sa Sunday. Yes! Amen! Hindi yung nagtatakot tayo sa mga sulok-sulok. Kung kailan saan yung mga sulok-sulok, nakandun tayo. Brethren, you cannot evangelize people na nagtatago ka sa sulok-sulok. And you cannot serve God na nagtatago ka sa sulok-sulok. Ang hinahanap ng Diyos, you are volunteering yourself. Here I am, Lord, use me, use my life. Alam mo, dapat nalimihamon ang buhay mo eh. Pakinggan mo ito. Ito na lang yung ritual routine na ginagawa mo every Sunday o palagi sa buhay mo. Dapat tinatanong mo si Lord eh. Lord, ano pa ang gusto mong gawin ko para sa'yo? Dapat ganun, amen! Mahirap yung buhay mo routine, mechanical ritual. Palagi na lang, ganyan na lang. Dapat tanongin mo ang Diyos. Lord, ano pa ang gusto mo ipaglingkod ko sa'yo? Ano pa yung pwede kong gawin para sa'yo? As we grow older, no? Lord, ano ba ang gusto mong gawin ko para sa'yo? Ano ba ang pwede? Para yung buhay mo, hindi nilang nagiging routine ng ganyan na lang. Ilang halunong ba ang gusto mong gawin ko sa'yo? Ilang ba ang gusto mong iligtas? Ilang araw pa na manalala at pag-ayon ang gusto mong ibigay ko? Ano bang gusto mong paglimin ko ng gawin ko? Challenge yourself! At ang matagumpay na namumuhay ay ang pag-iwan sa ating comfort life, comfortable life. Yung mga komportable yung buhay. Nasanay na tayong ito gupit natin, ito suot natin, ito kinakain natin, ito sinasabi natin. Bakit di mo i-challenge ang sarili mo? Na yung hindi mo nakasanayan, yun naman ang gabi mo. Hala, para sa'yo. Yung mga lugar na hindi mo napupuntahan, mapuntahan mo naman irin para kayo. May tao pa ho ba rin? Ganun eh. Yung sa awal, alam niyo, sa maraming tao nakakahon eh. Pag hindi sila mabuhay, hindi sila na, pag lumabas sila sa kahon nila, hirap sila mabuhay. Get out of our boxes. At maglingkod tayo ng mas mataas kayo. May tao pa ho ba rin? Paglingkod tayo ng mas mataas. Amen? Amen? Amen. At ang sabi ng Biblia, iba't ibang talento, iba't ibang karunungan, iba't ibang kaalaman, binibigay sa atin ng Diyos, iba't ibang talento. Ipaglingkod natin sa Diyos yan. At maging sa gawain ng Panginoon, ano ang pwede natin i-contribute? Ay yung marami, hanggang ngayon, naniniwala pa rin kay Elisoriano. Si Elisoriano, no, wala raw tights. Matagal nang tinuturo yun eh. Panahon pa lang ni Jacob eh, may ikaw muna. Panahon pa lang ni Abraham, may ikaw muna. Pumasok si Moses, may ikaw mo pa rin. Hanggang panahon ni Kristo, tinuturo pa rin ni Kristo yan. Ibigay niyo yung ikaw mo, kasabay ng inyong pagpapakabuti. Mateo 23:23, pinilipid yan ni Elisoriano. Sino bang maniniwalaan mo si Elisoriano na nilipid o si Kristo tuwid? Nakikinig pa po ba tayo? Ibigin natin yung ating mga ikapotandog sa Panginoon. Kasabay nito, ano pa yung pwede natin i-donate? I-donate natin. Kumagayin ito, hinamon ko. Na tayo magkaroon ng electronic keyboards, electronic drum sets, so ito nagkaroon tayo. At ngayon, ang hinahamon ko naman sa inyo, bago tayo mag-aerogar sa rin, ng December 20, makabili tayo ng bagong keyboard. Amen. Kaya natin yan! Sabi mo sa katabi mo, kaya natin yan! Ilabas natin kung ano na pwede natin ilabas. Ngayon pa lang, magpatahin na kayo, bumili na kayo ng uniform ninyo. Ikaw naman magsusort yun, di ba? Mag-iasa sa iba. Panalangin ka!
naririnig mo yung gimba natin, wala pa tayong sariling church doon. Kahit naman sa medyo po nila, wala rin. Ipagpunin natin na kahit may maupahan doon, may maupahan tayo. Pag yung mga kapatid natin nakikinig at nanonood sa ibang bansa, maging sa gimba, tumulong tayo. Kung ano yung nakikita natin kulang at wala, bumili ka. O yung bass guitar natin na mas matanda pa ata sa akin ito eh, palitan na natin ito. Hello? May tao pa ba rito? Pwede natin i-sacrifice. O ano yung pwede natin i-sacrifice? Magkaroon ka ng latest model ng cellphone ngayon. After 6 months, lapos na yan. May bago na naman. Patatapos mo lang ng note 3, may note 4, may note 5 na naman. Sa susunod, notebook na yan. Notebook 3 na yan, notebook 4 na yan. Lagi na lang naos yan eh. May tao pa mo ba rito? Kaya ibigay natin yung ating mga kapuhan doon, pastor sa Panginoon, at tingnan natin kung ano yung kulang ng church. Amen? Amen? Para sa church yung kulang na electronic drums. Naghamon tayo, nakabili tayo. Luma yung keyboard natin, maghamon tayo, bumili tayo. May bago tayong written. Walang kulang yung guitar, bass guitar natin, bumili tayo. Tingnan mo kung ano wala, at tingnan mo kung ano pwede mong i-donate. Ikayatin mo kung marami na mag-donate. Amen? May tao pa ho ba rito? Ganun din sa mga kapalita sa ibang bansa. At yung mga outreaches natin, ganun din kung ano yung kulang yan. Mag-sacrifice. Kung ano yung kaya. Hello? At ibinabalik naman ang Panginoon yan eh. Amen? Yung maraming nag-sacrifice na dito, doon na mag-sacrifice, hindi tumuloy yung biyahe natin na. Hindi na pansin. Nung una nag-sacrifice, binihiyaan ng Lord. Ayaw na ulit mag-sacrifice. Napunta na yung heart sa biyaya. Wala na tuloy biyaya. Subukan mo mag-sacrifice na mag-sacrifice, hindi ka lilimuti ng Panginoon. Amen! Kaya mo malapit ka mag-anniversary. Mag-share ka nun na, maghahanda ka na ng mga pang-uniform mo. Tanungin mo anong pang-uniform, mamali ka na, magpatayin ka na. Tingnan mo kung ano yung mga pangangailangan ng church niya. Ano ba yung may tutulong mo? Ano ba yung paitutuloy mo? May tao pa ho ba rito? Ayaw nyo ng mataas. Ayaw nyo ng mainit. So ito yung kinutrata natin. Amen? Mas mababa, mas malamig. Amen? E sabi ko nga kay Lolo Eric, ang dami kong Amerikanang binigay sa'yo. Hindi mo suotin. Ang dami kong neck na binigay sa'yo. Hindi mo suotin. Kailan bumuro mo? Kailan mo gagamitin yun? Sa moderado kahoy? Huwag naman. Ba't di mo gamitin? Di mo ilabas? Ang dami kong coat na binigay sa'yo, dami kong neck na binigay sa'yo. Imported ba siya? Galing po kayo. Hindi, hindi naman po kayo mga Amerikano ko, mga branded po yan. E tao pa po ba rito? Amen! Palakpakan natin sa Lord! At ngayon pa lamang tapos, nananalay, nag-aayuno ka lang para sa anniversary. Sino-sino may mga dadalhin ko? Magkano ba yung kontrabit ko? Alam ko ba natin na ang Diyos ay patuloy na nagliligtas? Pero ang tanong, nagiging bahagi ka ba sa pagliligtas? Yun ang tanong eh. Nakikita natin maraming naglilipot kay Kristo, pero ikaw naglilipot ka ba kay Kristo? Yun ang tanong. Natutugunan ang mga pangangailangan ng church. Pero ang tanong, nagiging bahagi ka ba? Nagiging bahagi ka ba ng pagpapalaganap ni Kristo, ng pananalangin ng kaligtasan? Nagiging kabahagi ka ba na nakikita mo? Salamat sa Panginoon. Hindi naman tumutugtog. Pero nag-donate ako para sa Timor. Salamat sa Panginoon. Hindi ako gumagamit ng electronic transit, pero nagpapasalamat ako na donate ako. Tandaanin niyo, kay marami pa na umatid, ngayon konti tayo, masisignal number 2, eh, buti na umatid pa nga kayo eh. Ang ating upa rito, hindi nagbabago. Ayan sa'yo. At kung inaakala natin, lumiit po ang bayad natin, hindi po totoo. Kaya yung mga church rental pledges ninyo, lakihan pa rin ninyo. Ay lumiit po ang bayad dito,
Hindi po. Kaya yung mga transcendental pledges ninyo, huwag na huwag nyo hibigan. Ituloy nyo yung palakihin pa ninyo. Maliban lang ang pabili ko itong lugar na to, wala na tayong upa. Amen. Tao to ho ba rito? Kikonte kay tao, kikonte kay marami ang dumalalo. Parehas pa rin ang pahit natin. Hindi siya bumababa, tumataas pa nga siya. Kaya yung mga nangako ng transrental, ito hindi sa mga bisita ha, hindi sa mga bago, sa mga matatagal natin kasama, yung mga pinangako ninyo to pa rin yan. At yung mga hindi pa nangako, kumuha mo ngayon ang sobra niya. Inagayin nyo, every week magbibigay ako ng 5 piso. Okay yan. Every week magbibigay ako ng 50 pesos. Okay din yan. Every week magbibigay ako ng 500. Okay din yan. Every week magbibigay ako ng 5,000. Okay din yan. Every week magbibigay ako ng 5 million. Mas okay din. Ay, tao pa ko ba rito? Amen. Alapakan natin sa Lord. Ano sabi ni Julia, at yung pang nilang ang business nila, no? At ang sabi ng Panginoon, Revelation 3:15 to 16. Revelation 3:15 to 16. Alam mo, ayoko nang ikaw ay lukewarm. You are neither cold nor hot. You are lukewarm. Hindi mo malaman kung saan ka, kung sa gitna. Nasa gitna ka eh, hindi ka kaliwa, hindi ka kanan. At ito ang sabi ng Diyos, listen very carefully. Lahat ng mga hindi maiibig kay Lord, hindi makakasama sa second coming of Christ. Lahat ng hindi maiibig kay Lord. Makinig maigil. Sino ang nagpapakasal? Sino ang nagpapakasal? Samuel. Sino ang mga nagpapakasal? Babae man o lalaki, sino ang nagpapakasal? Sino? Siyempre, may papapakasalan. Pag wala siyang papakasalan, siya pwede magpakasal. Tama. So, sino ang magpapakasal tayo? We are the bride and Christ is the groom. Another thing, sino-sino ang mga nagpapakasal? Sino? Sino? Sino ang maghuhulat? Siyempre, yung umiibig. Pag ikaw ay umiibig, ikaw ay magpapakasal. Ngayon, sa pagdating ni Kristo, hindi mo naman siya mahal. Kukunin na kaya niya? Hindi. Kaya nga sabi ng Biblia, maraming maiiwan. Sapagkat hindi nila mahal ang Lord. Mas mahal pa nila si Ian Sanggalan. Mas mahal pa nila si Naruto. Mas mahal pa nila si COC. Mas mahal pa nila si Alden Richard, si Maine Mendoza. Alam, kaya nilang ipagpalit ang Lord ang gawain ng Panginoon kung kani-kanino. Pwede lang isang tabi ang Panginoon at ang gawain ng Lord kung kani-kanino. And they will be left behind. Many will be left behind. Because they don't love the Lord. Tandaan mo ito. Mas magandang magpakasal kang ikaw ay nagmamahal. Huwag kang magpapakasal sa hindi mo mahal. Pero mas maganda nang mahal ka niya. Kesa naman mahal mo siya, hindi ka niya mahal. Mas kahirap niya. Pero mas maganda, parehas kayong nagmamahal. Mas maganda. May tao po. Di ba? Tama naman. Nakikinig pa po ba tayo? In Revelation 3:15-16, the Bible says, you are lukewarm. I will spit you out of my mouth. I will spit you out of my mouth. Iluluwa kita. Iluluwa kita. May tao pa ho ba rito? Amen po ba? Palapakan natin si Lord.
Kaya una, darating talaga si Kristo. At nakikita natin ang mga pandatandaan ng kanyang pagdating, kitang-kita natin. At yung mga mockers na sinasabi ni darating si Kristo, they will be left here. At dapat ready tayo sa pagdating ni Kristo. Dapat nag-pray and fast tayo para sa kaligtasan ng buong mundo, lalo na ang ating mga mahal sa buhay. Dapat tayo inagdadala ng maraming kaluluwa. At dapat ginagamit natin ang naman ang talento natin para sa Panginoon. Amen. At dapat ibinibigay natin yung para sa Diyos. At hindi natin ginagalaw yung sa Diyos. At yung para sa Diyos, binigay natin, hayaan natin, tugunan naman ang Diyos yung para sa atin. Anong sabi ng Biblia? As we give, we shall receive. Nagliligtas ang Diyos sa maraming kaluluwa, dapat sinasabi mo, bahagi ako yan. Sa maraming naligtas na yan, pinag-pray, pinag-fast ko sila, nag-imagilize ako. Sa daming dumadalo, nakapag-imagilize ako, nakapagdala ng kaluluwa. Sa mga pangangailangan na natutugunan, mga gamit na natutugunan, naging bahagi ako. Magiging masaya. Alam mo, pwede hindi ka maging bahagi. Uy, marami na ligtas na. Pero wala akong naligtas, pati ako hindi ligtas. Uy, marami na ligtas. Hindi naman ako nag-pray, hindi naman ako nag-pass, hindi rin ako ligtas. Uy, marami nagkakaloob. Pero ako hindi nagkakaloob. Uy, mga natutugunan yung mga pangangailangan ng Diyos. Pero ako hindi naman ako tumutok. So, hindi nagiging bahagi. Nagiging pa ba tayo? Alam mo, hindi man sa iyo magmula yung mga pangangailangan ng church. Nag-pray ka na, kalalipagay, eh, Lord, umipo ka ng mga tao. Pangalawa kung anong meron ka, pwede mong ibigay, malaking bagay yun. At masaya ka, amen? The Bible says it is more blessed to give that. Subukan mo kumakain ka. Subukan mo magkakumain, itong agay mo yung three children. Sa inyo lang itong pagkain ko. Mas masisiyahan ka. Mas masisiyahan ka. Lalo na kung PSP5 ang ibibigin sa isang children, masisiyahan lang. Lalo na kung iPhone 7 ang ibibigin mo sa isang children, lalo masisiyahan yun. Wow, iPhone 7 ito ha. Thank you ha. Hello? At sino yung mga nagpapakasal? Number one, yung talagang nagmamahal sa magpapakasal. At yung mga nagpapakasal, excited na yan, eh, di ba? Excited yan. Hindi na makakain yan, hindi na makatulog yan, sa totoo lang. Dahil hinihintay na niya yung araw na iyon. May tao pa mo pa rito. Ganun din ang mga naniniwala mo alam, darating si Kristo ng mga araw, ng mga oras. Excited yan. So, i-search mo ang sarili mo. Kung ikaw ay makakasama sa second coming. Kung ikaw ay makakasama sa rapture of the church. At higit sa lahat, yung tinanggap si Kristo bilang Lord and Savior ng kanyang buhay, binitawan ang mga bisyon ko sila. Darating si Kristo anumang oras, anumang panahon, anumang sandali. At ang sabi ni Kristo, tinawag niya ang kanyang mga alimin, binigyan niya ng kung ano ang pwede nilang ikalakal. At ang sabi ni Kristo, ikalakal mo yan hanggang sa aking ikalawang pagbabalik. Sa mga minamahal, may buhay tayong bigay niya. Yung mga sasama sa November 8 sa second year anniversary at Serimba, at yung mga taga-gimba mismo, ipanalangin yung pag-iingot tumukon na kayo dyan. At maging mga nasa ibang bansa at wala pa kailangan lumipad na tayo ng good place, mag-sacrifice para makaupa. Maging mga taga-ibang bansa'y tumulong. At tayo rito sa main church. Kung ano yung binibigay natin para sa upa, ibigay natin, lakihan pa natin. At para may mundo pa sa iba pa. Amen. Huwag na huwag natin hindi ibibigay.
tingnan natin kung ano pa yung mga panahon, araw-oras na kailangan tayo, especially linggo, yung mga paglilingkod natin, mga pagkakaloob natin. At ito ang sabihin natin sa ating mga sarili. Ano man ang ating ginagawa sa Diyos, ipinabalik ng Diyos sobra-sobra. Higit pa sa ating inaasahan. At kung babasahin yung banal na kasulatan sa kanilang pagsusulit sa Panginoon as they give account to Jesus, Jesus said, "The Master, well done, my good and faithful servant. You have been faithful in many and few things. You will be promoted. You will handle many things." Amen? Kung paano naging tapat ka sa maliit, pagkakatiwala ang kasabas na lakit. Amen. Tayong lahat na lumawa at naligit. At habang tayong lahat ay nakayokot, nakapitbitakan mo muna yung dapat bitaman, wala ka muna kakawasapin, kalipad ka, naligot at harapan. Napakasarap na ang mga tao'y naniniwala sa second coming death of the world. Napakasarap na ang mga tao'y tinanggap si Christ bilang Lord and Savior ng kanilang buhay. Napakasarap na kada Sunday yung mga dalungo at naglilingkod sa Panginoon. Napakasarap na ibinibigay ang para sa Lord ang suporta at tulong ang donasyon na para sa Panginoon. Napakasarap na ipinaglilingkod ang buhay at ang mga talento sa Diyos. Napakasarap makakita ng mga babae at mga lalaking absente darating talaga para kayo. Pwedeng itanggi ang maraming bagay para kayo. Outing, swimming, etc. para sa Panginoon. Napakasarap na sana gamitin na ang pera para sa ganito at para sa ganyan. Pero hindi ka gamitin, ibibigay para kay Lord at magtitiwala lang meron si Lord na ibibigay sa atin, na higit pa sa ating inaasahan. Napakasarap makakita ng mga babae talagang nagmamahal sa Lord. Nagsasakripisyo para kay Lord, naglilingkod para sa Panginoon. Napakasarap makakita ng mga babae at mga lalaki willing to live their comfortable life and to challenge themselves to do more for God. Sa araw at oras na ito, search our heart, search our life. Do you love God more than Allen? Do you love God more than Yayadaw? Do you love God more than Kanye Serge? More than Naruto? Do you love God more than Ian Sanggalang? Do you love God more than anybody or more than COC? More, do you love God more than Vices, etc.? Maraming mga bagay sa mundong ibabaw nito di sa roon na kurana. Nakakatuwa na may mga babae at mga lalaki, iisip nila ang pamunood o ang pagpunta sa ganito dahil sila'y naglilingkod sa Panginoon at may ginagawa para sa Panginoon. Ito na sa akin. Nakakatawa, marami pinag-uusapan
mabuti ang pag-aaral, hindi mo makuha ng mataas na honors and grades, but they are serving the Lord. Nakakatawa, they are doing business and doing jobs, and yet they are serving the Lord and bringing souls in the kingdom of God. Nakakatawa ang mga babae, mga yalaman, they have dreams in this present world, but they have dreams to bring souls and to serve the living God. At doon sa araw at oras na ito, nakita ko ang sarili mo na hindi mo na ibinigay ang para sa Diyos. It's a repentance time. At kung nawala ka na ng pagtitiwala na dapat mong inuna si Lord, inuna mo pa ang maraming bagay. It's a repentance time. Nakita mo na tama ang buhay, tama ang aral mo noon, pero ngayon hindi na, it's a repentance time. At kung inaatin at sinasamahan, dinadaluhan mo ngayon at sinusuportahan mo ngayon, mga hindi na tamang aral, hindi na tamang buhay, it's a repentance time. At ano man ang ibang pansa, hindi mo mapapago ang buhay ng puso mo. Pag nakahapa ka naman ng milyong salamin, hindi naman magbabago buhay mo, puso mo. Pag tinira ka naman ng mansyon, hindi naman magbabago buhay mo, puso mo. Pag nakamag-asawa ka naman ng wabot maganda, hindi naman magbabago buhay mo, puso mo. Magpapatuloy mo, Panginoon, at titindi pa. Sabi nga, marami naman alam nila nasa tama sila eh, pero umalis pa rin. Alam naman nila nasa totoo sila, pero umalis pa rin. At sabi nga, alam naman nila kung ano ang kalooban ng Lord, pero umalis pa rin sa kalooban ng Lord. Hindi tayo tunuruan sa kingdom of Jesus fellowship na mahalin ang sino pa malaang sa labis ng higit sa Diyos. Hindi tayo tunuruan sa kingdom of Jesus fellowship na magtiwala sa tao, pwede magtiwala lamang sa Panginoon. People will come, supporter will come, but Jesus will never leave us. Ang trabaho ay maaaring malakas ngayon, bukas hindi, but Jesus will never leave us. Ang business trip ngayon, bukas hindi, but Jesus will never leave us. Giving of tithes, offerings, and first fruits, and donating for the needs of the church will continually forever. Nakita ang mata pa lang, pero iba ang commitment kayo. Meron din akong nakita, puti na ang buho, kulumot na ang balat, pero iba ang commitment kayo. Wala rin sa hay dyan, wala rin sa uli ng balat dyan. Wala rin sa kisig o ganda yan, nasa puso niya. Pray and fast for the salvation of souls. Evangelize. Serve God. Put in our talent. And openly offer our gifts to the Lord. Fulfill our calling. Illegal na ngayon.
Patawad yung mga Panginoon na wala naman ang pananampalataya.
na dapat ibigay sa iyo, dinala ko kung saan-saan. At yung para sa iyo, pinakialaman ko pa, patawad, Panginoon. Patawad o Diyos sa maraming kamalian ng buhay ko. Patawad o Diyos sa maraming kasalanan ng buhay ko. Imbis paglingkuran kita na Diyos sa Espiritu, pinaglingkuran ko ang mga Diyos-Diyos at mga gawa lamang ng tao. Pinaglingkuran ko at sinamba ang mga dilikhang lamang at dilikha lamang ng tao. Patawad ko, Panginoon. Patawad ko, Diyos, hindi ako nagliligtas sa mga kaluluman. Hindi ako nananalangin, hindi ako nag-aaray ko. Patawad ko, Panginoon. At kung meron pa tayong ihigusong ihingi ng tawad sa Diyos, ihingi natin ang tawad sa Panginoon. Kausapin natin personal ng Diyos. At sa oras ng ito, Ama, Ikaw na po ang aking Panginoong Diyos at nagawitas. Dinisip mo ako na ito ko na nabusan ko sa kamay. Bukas kayo na nga tayo, Jesus, pumasokan. Maghari ka sa kamagitan ng banal na Espiritu. At simula sa oras na ito, gagawin mo na ako ang tama sa lumarangan. Bigyan mo ako ng banal na kaparaanan. Bigyan mo ako, Panginoon, ng banal na kailan. Ang paggawa ko, maibigay ko at para sa iyo at makasalta ko ng mas malalim sa iyo. Makatulong ako sa iyong gawain para sa iyong karangalan at makapagligtas ng marami tayo. Yes, paligado, narinig mo ninyo ang panalangin ng kanyang puso. Siya na narin mo nakikinig at nanonood. Father, I pray for the healing. Father, I pray for the miracle. Father, I pray for the good health and for the strength. So receive your healing now. Receive your miracle now. Receive now your deliverance, your success, and your victory in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Pumili ka ng palaali, magaling ka na. Itulong mo ang bukod, wala na ang bukod. Ipuhin mo ang pain, wala na ang pain. At anuman ang prayer request mo, dininig ng Panginoon sa oras na ito. Pati sa iyong mga mahal sa buhay, mga taong pinapag-pray mo. Yes! Yes! Kung anuman ang prayer request mo ngayon, begin now to thank the Lord! Yes! Begin now to thank the Lord! At yan lang ang hinihintay ng Panginoon. Na magkalimanagan tayo, sabi ng Diyos, Isaiah 1:18. At matapos siya magsisinan yung kasalanan, ang kagalingan ng himalang pagpapalay na hating sa iyo. Kuramasinirikiyanda, ramasinirikiyanda. Yes! Igalaw mo ang mga hindi mo nagagalaw at magaling na. Ang katarata sa iyong mga mata ay gumaling na. Ano man ang problema pag sumog laman ng buhay, pinawin ng Diyos sa iyo. Ano mang sakit, ano mang karamdaman ay pinagaling ng Diyos. Nahinilitas ng Diyos ang iyong mga mahal sa buhay. Pinapagaling na ilan Diyos, ginagawa ng ilan Diyos ang takilang himalan. At hindi ko maisa-isa ang inyong mga prayer request. Pero sa araw at oras na ito, alam kong dinilig kayo ng iyon. At palain ng Diyos ang iyong pag-aaral. Ang pag-aaral ng iyong mahal sa buhay. Ang palain ng Diyos ang iyong katrabaho ng negosyo. Ang iyong pag-aaral ng pamumuhay sa abroad. Pagpalain ng Panginoon ang maglitas mo ng maraming kaluluwa. Ang iyong paghayop! At pagpalain ng Diyos ang pag-aapang mo ng Iglesia ng Kingdom of Jesus Christ. At pagpalain ng Diyos ang pagiging mo sa pastora mo sa anumang panig ng binibigyan, sa anumang panig ng daigdig na ito. Ang dalatid ng Jesus Christ. Pagpalain ng Diyos sa ikaw na nakikinig at nanonood, mga kapatid sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, na patuloy na tumutubos. Pagpalain ng Panginoon. Yes, for He is more than enough, you are more than enough. You are more than enough for me. You are more than enough.
never leaves us nor forsake us. To supply all our needs. To supply all my needs. You are more than enough. You are more than enough. Apostle John, kayo ka nga sa akin, nilalagyan mo. Lord, pagdating mo niya ng kapiso, saan mo man siya tali? Ito sa Pilipinas, sa buong mundo, higit mo siyang gamitin. More mightily, effectively, higit sa akin, Panginoon. Ang mga nagawa ko, inapasan niya. At ang mga hindi ko nagawa, hindi ko na magagawa, magawa mo niya, Panginoon. Hindi siya makapagligtas ng maraming kaluluwa. Hindi siya makapagpagaling, hindi siya gumawa ng mga dahilan ng mga mabubuting bagay. Higit mo siyang gamitin more mightily, effectively, this time na lamang. At dalahin ko na masingkit ang bukas ang langit, Panginoon Diyos. Para sa kaligtasan, kalayaan at kagalingan ng maraming kaluluwa. Hakuti niya ang maraming blessing, Panginoon, i-enjoy niya. At i-enjoy din ang kanyang mga mahal sa buhay. At i-enjoy din ang i-bless ito, Panginoon. Father, I pray that your anointing fall upon him and let that anointing increase in him in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. At sa bawat sang nakikinig at nanonood, sa bawat sang narito, sa bawat sang mga manggagawa ng Kingdom of Jesus Christ, at bawat isang nakikinig at nanonood na tumugon na ipapagamit ang buhay sa iyo, Father, I pray, release your mighty help. Release your mighty power. Release your mighty anointing. Release your mighty blessing, O God, in Jesus' name. And give them your divine strength and divine good help. Cover them with your divine protection, with fire of protection. Let no devil, let no demons in hell touch them, I pray, in Jesus' name. Let them crush them. And let them be used more mightily, effectively, this final hour. Let them bring more souls to Jesus. And let the Lord use them, Lord, to expand your kingdom, your Lord. Let it all, sabi ng Panginoon, that said, the Lord, explode, Paniga, and raise up even the hardest part of the earth. And let the kingdom of Jesus fellowship, Paniga, explode, and raise up even the hardest part of the earth. At gusto ko i-practice sa oras na ito. Beginning this day, yung mga practice sa iyo magkakaroon na ng patuparan. You will sit down the face of God more and more. Kasi pwede ka rito, tapit ka rito. Naalala mo noong malamang taon to. Yung sa school, yung mga graduate student, na naman tao ito, hinaanit ng oil. Baccalaureate. Yeah, do you remember the prophecy of Pastor, the American pastor, Pastor Steve? Yes. He is more than handsome than me. He did prophesy to you that you are a pastor. You are a teacher, you are an evangelist. You are a prophet and you are an apostle. Pag hindi kayo maigi, ano man ang pagpupunyaging ating gawin, pag hindi para sa atin yun, hindi para sa atin yun. Pero kahit hindi tayo magpunyaging, pero pag para sa atin yun, para sa atin talaga yun. Ang gagawin lang natin, pagdalaman natin, dedication lang. Commitment. At ang magagawa lang natin kung nagkamali, nagkasala tayo, repentance lang. Kahit na magtayo ang tao ng isang church, pag hindi pinamagtayo ng church, he or she will not trust them. Pag hindi siya ginagawang head ng Lord, he or she will not trust them. Pero si Peter, nakita natin, head talaga siya. At kung siya ito siya, nag-repent lang siya, ginamit pa rin siya ng Lord, mightily effective. Huwag kayong mananaghihinig sa akin at sa mga anak ko sa pamilya mo. Habang masabi nila,
masabi natin na sometimes or many times parang maisi-isi lang sila. Pero pag binayaran na nila ang presyo, hindi silang magpapayad ng presyo ng buhay kayo sa inyo. At hindi silang gagamitin na gano'n mag-tili effectively ni Sparta Lamar. Kaya huwag tayo magkakalikin na misalusin mga nakikinig na nanonood. Tama ang kayo, Jim. Ang kayong kingdom discalusin na ating sinusuport at tinutulong ang pinapanalangin at pinag-aayon. At tama ang pamilya, karindi ang pamiling ito na ating sinukahan at tinutulong ang pinapanalangin at pinag-aayon. It was the Lord who whispered to Pastor again, Steve. Pastor Steve did prophesy to him, you are a pastor, you are a teacher, you are an evangelist, you are a prophet, and you are an apostle. Nagsimula na sa araw na ito na sa ito, Joseph, Apostle Joseph. Your night will never ever be the same again. You will not walk in the ways of God. You will not begin to walk in the will of the Lord. Hindi mo nagkamali ng promise sa iyo. You will become the president of your classroom. And it didn't happen. And I prophesy to you that you will follow the footsteps of Apostle Joseph. You will become the leader. Meron pa strong leadership. You don't see it, but others saw it, sees it. Most especially God. Turn around ng buhay mo ngayon. At hindi lamang ito para kay Apostle Joseph, para sa ating lahat ito. Taas po natin ang ating dalawang kamay patungo sa langit. Lord, we are now living our comfortable life. We are now living our comfort zone. To do your will. To do your will. My life is all yours. I'm all for you to you. Wherever I may go, I'll be with you, my Lord. Forever and ever, I'll never let you go. 'Cause you are my Lord. You came your light to me on the cross of Calvary. You shed your blood not only for me but for all humanity. So here am I, O Lord, my life is all yours. I will praise and worship you. Praise and worship you. Yes, Lord. Send me to the nations of the world. Let them be saved through my life. Simula sa araw at oras na ito, our lives will never ever be the same again. We will now walk more in the ways of the Lord. And we will walk more in the will of the Lord. And Father God, give us your mind. Give us your spirit. And give us your heart. That we may love you more. And that we may serve you more. Thank you, Lord, for your wisdom, knowledge, revelation, and understanding. We will do more time, thank you, Lord, Jesus' name. Because beginning this day, we will understand things
that we are not yet understand, Lord. Rakyat na rakyat. Nung last time kayo, diniklara ko na blessing kayo. Blessing tayo. Hindi lang ako blessing, hindi lang kayo blessing. Kundi hindi tayo blessing sa maraming tao. Kapag tayong lahat ay nakayo kung nakapipit pasalamatan mo ang Diyos, sabihin mo, blessing ako, Panginoon. Pagkakalit ako ng halintasan, pagpapala, kagalingan, yung mga encouragement, inspiration to my classmates, to my teachers, to my school, to my university, to my academy, to my college, to those who are under me, and to those who are over me, to my chiefs, to my heads. Saan man ako makarating, I am a blessing. I am a blessing. At i-blessin mo ang aming tithes, offerings, first fruits niyo. At yung mga donation pa namin para sa keyboard, para pang mga pangangailangan. Salamat sa mga nagkaloob at magkakaloobahan. Salamat, Lord, sapagkat nagiging bahagi kami. At yung bagong place nila, nagbibili kami, Panginoon. Nagiging bahagi mo kami. Simula sa oras na ito, nagiging tapat kami, pinabalik namin ang katapatan. Wala nang doubt, wala nang unbelief, wala nang pagkuha na hindi sa amin at paggalaw na hindi sa amin. Pag-blessing at promotion mo ay para sa amin. I-multiply mo ang pagpapala mo sa aming buhay. I-multiply mo ang pagpapala ng Kriyotia. Because we are declaring, you are great, you are good, and you are great and good and faithful, not just all the time, but even forever. Father, we bring back to you all the glory in Jesus' name. Amen. Alakpakan natin ang Panginoon doon sa buhay. Sa lahat ng mga nabibinig at nanonood, sige po kaibutan niya mga offering bucket para sa mga nalig at mga gusto pang magbigay. Para sa mga nabibinig at nanonood, Twitter, no? At KOJM07, YouTube, no? KOJM, Facebook, Kingdom Jesus Fellowship International. Glory to God. At para makadalo sa mga gawain natin, pre-request, kayong kinakailangan. Ano po? O ano mang pwede ipaglipot sa inyo para sa inyong kaluhong financial? Ano po? Glory to God. O paano nyo may papadala sa account ng ministry ang inyong pong mga kaluhong financial? O gusto nyo malaman kung ano yung mga pangangailangan natin kasabay na narin dyan sa preaching? Kayo po ay mag-text o tumakol sa 0943-707-3260. 0943-707-3260. Yan. Lumanag po yun, mga minamahal. Glory to God. O kaya naman ay tumawag o pumunta, mag-text sa 0917-578-9139. 0917-578-9139. Glory to God. At sa Gimba Cable Station, no? Channel 77. 24 hours in a day. Amen? 24 hours in a day. Yung Channel 77. Gimpa Cable Station. At Monday, sa minsan sa Manila, sa ito din mong panig ng probinsya ng Pilipinas, 8:30 to 9:30 ng gabi, DWBL, 1242 kilohertz sa iyo pa. Kaya tuloy po, yung mga sobrin natin, makikita nyo naman kung parang saan yan eh. So, tingnan po natin. Patuloy na tumayot, pumikit, at patuloy na magpasalamat sa Diyos. Lord, maraming salamat sa victory sa hapong ito, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa natutunan namin. Maraming salamat sapagkat sa lugar na ito ay may mga tunay na mga Kristiyanong hindi natunaw, Panginoon. Kundi, Lord, patuloy na nagdingding at, Ama, nagsik sa iyong kalooban. Salamat, O Diyos, hayaan mo na dumaloy, Panginoon, sa bawat isa ang iyong pag-ibig, kagalangan, katagumpayan. At Lord, haharapin namin ang isang panibagong linggo ng punong-puno, Panginoon, ng excitement, ng punong-puno ng katapangan, ng punong-puno, Panginoon, hallelujah, ng alab sa aming mga puso upang apektuhan pa namin ng marami. Father, we thank you and bless
your servant, O God, whom you have used, Father, this afternoon. Maraming salamat sa kanyang buhay. Patuloy, Ama, ng kanyang buhay. Lord, hallelujah. Mag-shine pa, Panginoon, at ayaman ng kalooban mo ay manatili, Panginoon. Hallelujah. Hanggang sa iyong kalawang pagpabalik. Let the peace of God reign upon his heart, and let the joy of the Lord be his strength. Father, we give you all back the glory, honor, and praise. In Jesus' name, amen. So much love in the kingdom.